Okay guys, ito na yung second video ko para dun sa connector ng ito, ng central lock. Ito nga pala yung connector ng central lock sa pintuan. Mali wala tong, alam nyo naman sa Nissan Urban 2.7, wala tong connector. So, maglili kasi ako ng central lock. Ito, ito yung pan niya. Ito yung, ano niya, pinakang pan. Cobra tatak na ito, galing sa Lazada to, in order ko. Apat na peraso. Bali, dito pa lang sa sliding window ko palang nilagay. So, ayan yung pagkakalagay nung kwento. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo kung nag-work to. Ayan yung ano, central lock. Ito yun. So, ginawa ko siya ng paraan para maikabit ko to. Kasi wala itong lagay yung central lock. So, nag-homemade lang ako ng mga, yung bracket niya kasama na rin yun dyan. So, ito. Ayan, pinatasan ko dito para ma-connect to para hindi siya gumagalaw. So, good naman yung pagkakalagay nung pinakang bracket niya. So, eto. Yung kanina sa unang video ko, ito yung kanina sinow ko. Naikabit ko na to, nalagay ko na. Ayan na. Ito na yung goma. Kanina wala yung goma. Ayan. So, yun. Nilagyan ko siya ng, ano to, refectorize para yung sugat doon sa body ay kahit umulan siya, so hindi siya papasukin. Hindi siya gano'ng magkakalawang. So, sa tagal na rin ang panahon siguro. Aabutin na rin siya. So, ito. Ayan na yung connection. Sa kabila yung wala pa. Hindi ko pa nagkakabit. Ayan. Ito yun. Ito. Kakabit ko pa rin mamaya. Ayan. So, yun. Sasama ko sa video rin yan. Ayan. Ipapakita ko muna sa inyo yung pag-good work ng central lock. So, kasi kaya sinama ko na rin sa video to. Sa tutorial ko. Kasi sasaraduhan ko na to eh. Sasaraduhan ko na to. Ito yung pinakang ko niya. Cover niya. Sasaraduhan ko na rin kasi to para hindi ko na, ito, hindi na ako magbubukas sa sunod. Ayan. Bali, kinukli ko na doon sa may ano. Ayan, ayan na yung pan niya. Kinanin ko na nakikita ba ninyo, mag-work naman siya. Ayan, so pwede ko pa rin naman yung i-adjust na ikpit. Pero tama na kasi yun ang una para maglaro siya. So next time siguro kumakuha ako ng ganito, yung plastic na to. So yun ang ilalagay ko dito, kukunin ko na siya dito. So ngayon kailangan mo na siyang tiyagaan mo na yung pan. So ipakita ko sa inyo pag nag-work yung central lock na gitna. Ilagyan ko ng puting marker yung lock doon sa may ano to para makita ninyo na nagwo-work yung ginawa ko sa central lock dito. Yung ano ng central lock, yung motor and yung pinakang panel niya. So, titignan natin ha, susubukan natin kung magwo-work. So, nandiyan yun, nakikita niyo. Ayan ha, ibibigis natin. Ayan. Ay, siyempre mo. Okay naman. Ito yung central lock lang ilalagay ko. Wait lang at natanggal yung linya ng isa. So, yun. Lagay natin muna yung isang linya. Natanggal kasi yung isang linya. So, sugit lang. Ha? So, yan. Susunod na natin. Ayan, nakita nyo na gumagana yung ano ng central lock. Ayan. And good na, naririnig yun naman siguro. Ayan, left and right din yan. So negative, positive, positive, negative. Baliktaran lang naman yan. Pagdating sa switch na nagkakatalo yun. Ayan. So nakikita nyo, gumagana yun sa mga. Ayan. Baba, lock, open, lock, and then open. Okay guys, mamaya ipapakita ko naman sa inyo pag nag-connecta na yung mismo sa pintuan pag nakabit ko na. So, yun. Ikabit ko na rin yung nandito sa may, ano to, kabila. So, pag-connectin na lang natin mamaya yun. Ito, nandito. Titignan natin kung ano yung solution. Kung mag-work pa rin ba yung ano, central lock. Dito. Ayan, ha. Subukan natin. Nandun yung connector ito. Nabangon ko na rin yung wire. So, malalaman natin kung nag-good work pa yung ginawa kong connector. Nang negative, positive, positive, negative. So, yun. Alam naman ninyo na walang ano yan. Yung mga lumang modelo ng Nissan Urban, wala silang mga ano, central lock connectong wire ngayon para sa sliding door. Connect na ako ng dalawang wire dito sa ano to, ng positive, negative, negative, positive. So, subukan natin. Papasok ko sa loob para makita natin. Ha, yung kwan. Nakadikit pa naman dito yung ano. So, subukan natin kung nag-connect ng wire. Guys, nakikita naman ninyo yung ano, diba? Ito, yung kwan niya. So, titingnan natin kung mag-work kasi naka-close na ako dito sa pintuan. Ayan, titingnan natin kung mag-work, ha? Wait lang, ayusin ko ulit.
So ayan, naka-close yung pintuan. Subukan ulit natin buksan para makita ninyo kung naka-close yan. Nakabukas, open, and then close. So i-work natin kung mag-good work yung ginawa kong connector para sa negative, positive, positive, negative doon sa ating sliding door. Okay? Tingnan natin ha kung mag-good work. So nakikita naman ninyo yung ano, yung pinang up and down ng closing open ng ano ng sasakyan sa ano to. So titingnan natin, show natin. Ito yung connector. So balik muna natin, titingnan natin kung ito ba yung negative positive. Yan, nakita nyo, nag-close. So work yung close, sa open naman tayo ngayon. Sa open, tingnan natin yung open. Subukan natin yung open, silitan. Short. Short lang natin ako. Silitan ha. So yung open naman. Wait lang ha. Kukuha lang ako ng wire. Ayan, titryin ulit natin yung ano, open naman, open. So kanina close, ngayon open naman ang hanapin natin. Hanapin natin yung open. Ayan, nakita nyo yung open. So, close. Negative, positive. Ayan. Open natin. Natin yung open. Ayan, open. So, close ulit natin. Ayan. Open ulit natin. Ayan. So, nakita na ninyo. Good work yung connector, good work din yung pagkakalagay ng install ng equator. Okay, next tutorial ko sa tatlo naman, sa dalawa, dito naman sa isa. Sa passenger seat tsaka sa driver seat naman ilalagay ko yung ano to. Pati bukas na yun kasi sa mga kuwan gabi na. Ayun, kailangan natin magpahinga na rin. Tapos yun, good work na to. So, nakakabit ko na rin yung ano. Thank you, salamat sa mga subscriber ko. Sana may natutunan kayo. Thank you.